Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So mali naman, nagbabalik ang nag-iisa yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So mga ka-action, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo po mga ka-action, no, at ito po ay talagang mainit-init na balita po ito ni Ninyo Barsaga po mga ka-action. Ito. Ayan po ang bida sa ating programa ngayon, ang ating kaibigan na si Ninyo Barsaga. Palakpakan nga natin. Alam ko ho na marami po ang nakakakilala dito kay Ninyo Barsaga, no. Kilalang kilala po ito. Sa totoo lang, kilalang-kilala nyo po ito si Ninyo Barsaga. So ano po ba ang mga sinabi dito ni Ninyo Barsaga? Okay. So kahapon po ay suna nga po, no? Suna na kung saan dinaluhan o dumagsa ang libu-libong mga realista. Okay. Na alam ko po na napanood nyo po yun, ta? Kasi natalakay po natin kahapon yun, di ba? So ito naman ang ginawa daw ni Ninyo Barsaga ay may na-interview daw siya na kung saan yung mga na-interview niya ay sumali daw sa nasabing rally, no? At ito daw ay mga binayaran. Gaano po ba ito katotoo? Ha? Gaano po ba ito katotoo kung binayaran nga po ang nasabing mga tao na na-interview niya? Hindi po ba ito ang lahat ng ito ay scripted lamang? Yan po ang ating titingnan at ating himay-himayin. Diba? Ito po si Ninyo Barsaga ay talagang grabe po ito kung bumitaw ng mga malulutong na mura. At sinusubaybayan ko din po ito sa Facebook kasi nga ho sa mga comment-comment. Natutuwa din po ako. Nawawala din ang stress ko dito kay kaibigan Ninyo Barsaga. At dito mismo sa YouTube niya, pinapanood ko din eh. Ang lagi niyang binabanatan ay si Boss Dada ba yon? Si Boss Dada ng Pulahan Vlogger. Oo, no? So, ito nga ho, mga ka-action, no, para hindi po tayo magtagal. Ito po, pakinggan po natin, ha? Kasi may in-interview daw siya dito. Aga, doon sa mga tao na interview ko ngayong araw ng Monday, July 24, 2023, na kung saan, doon sa mga nakapanayam natin, na interview natin, na sila daw ay binayaran kapalit ng pagsama, pang-join sa gagawin kilos protesta ngayong araw ng July 24 para... Take note ha, narinig nyo ha. Ayan, narinig nyo na sumali at binayaran lamang daw ang mga nasabing ini-interview niya. Okay, continue. Laban sa kasalukuyang administrasyon. Alam nyo guys, dito makikita natin na itong mga nagrarali ay wala talagang ipinaglalaban. Pangkos, sila ay binayaran. At ito, hindi ko po gawa, mga kababayan, ha? Aktual na interview ko po ang mga tao na nakasama sa rally ngayong araw na ito. At pangkos, sila ay... Diba? Narinig niyo, ho? Ang mga sumasali daw sa rally ay talagang wala daw pinaglalaban at bangkos sila po ay binayaran. Okay, sige. At actual niya na na-interview ang mga nasabing personalidad. Okay. Ito ninyo ha, kaibigan. Yung sinasabi mong actual, yun yung doon mo in-interview mismo doon sa kung saan ginaganap ang rally. Okay, makikita po natin yan ha, kung doon po talaga kasi sinabi mo ang word na actual. Okay, continue. Nagsisisi dahil wala po ang iba po dito ay tinakbuhan pa ng mga coordinator. Yung mga taong nag-recruit sa kanila, pinaasa lamang sila. Alam nyo, at doon naman sa mga na-recruit, dapat sa hindi yan. Kasi wala kayong kwentang tao. Alam nyo nang wala kayong pinaglalaban, alam nyo nang wala kayong alam doon sa inyong sinisigaw, dahil sa konting halaga,
pumayag kayo na sumama sa langit. Kaya, mga putang ina ninyo. Oy, 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 abat, abat, abat. Pag kayo'y napalit ng kapulisan, pag kayo'y nahampas ng dahil sa rally nyo yan, unang pa ang halaga na makukuha ninyo. Kaya mga kababayan, panoodin ninyo. Teka lang. Sabi niya daw, kung kayo ang mahampas ng mga kapulisan, bakit naman po sila hahampasin ng mga kapulisan kung hindi naman pinipirwisyo o hindi naman lumalabag sila sa rules doon sa nasabing rally, no? Bakit naman sila hahampasin? Except na lang siguro kung sasaktan nila ang mga ating mga kapulisan, eh, doon talaga sila mayayari. Pero kung sila ay sumisigaw lamang ng kanilang karapatan, ng kanilang mga hinain, eh walang dahilan para saktan sila ng mga kapulisan natin dahil yun po ay karapatan nila, okay? Okay, tuloy. Ito na. Ang aking interview at makikita ninyo ang mga bayaran na nagrarally ngayong sona ng Pangulong Ferdinand Bongbong. Ay, ano po kayo naglalaban po nila ba? Ba't kayo sumama sa araw po ng sona para magrally laban sa gobyerno? Ala, wala po. Ano po sumama sa rally? Ah, may bayad. Magkano po yung bayad kayo? Magkay, nakuhayot pa. Okay, okay. Doon sa naunang interview niya, kung nakikita niyo po, no? Doon sa unang in-interview niya, halatang-halatang umiiwas na agad si tatay. Halatang-halata, no? At ang background, may mga punong kahoy. Siguro sa kalsada yon, sa tabing kalsada. No? So may mga punong kahoy naman doon talaga doon na side doon, pero hindi ko lang matatandaan kung saan babanda doon. Oo. Di ba? Ang sabi niya kasi, actual. Kasi pag sinabi mong actual, doon mismo sa mga nagrarally na kung saan maraming tao na makikita na habang ini-interview mo ang isang tao, yun yung sinasabi nating actual. Oo. Di ba? Okay. Halatang halata si tatay na umiiwas agad eh, na parang sagutin niya na hindi. Ano? Yung tanong niya, bakit ka sumali sa rally tay? Ano bang pinaglalaban mo? Sabi man ni tatay, wala. Tapos sabay sabi, binayaran akong 1.5. Diba? Okay, tuloy natin ha. Tuloy natin. Ito pa. Ano po bang pinaglalaban ko nila? Eh, ang alam ko po yung wala eh. Kasi pumunta ako dito, ang sabi nila may bayan. Eh, tayo yung mga Pilipino. At talaga sa hirap ng mga ginagamitin nila. Kailangan namin makapira, makakain. Kaya nasabi nila, may bayan daw. O di magkano naman ang bayan? Kunting malaka lang ang 1,500. Wala naman din kayo sa amin kahit dito. E, paano naman yun? Kawawa naman yung tao. Sino po nag-request po sa inyo para sa mga sarado? Mahirap po na magbangkit ako ng pangalan. Baka mamaya ako pang babalikan nila. Pero ang alam ko lang po, eh, dahil silang mga ano sa sinasabi nila ng mga community, industrial, ang pangalan po ay Alexander po. Pero hindi ko alam ang apelido, hindi ko alam ang ano. Bigla silang pumunta sa amin, tapos sabi nila may bayan. Kawawa naman yung mga taong bayan. Maasa lang sa wala, tapos ang bayan 1.5, wala naman kahit po, kahit dito, wala naman. Paano naman yung pamilya namin? Okay. Ang sabi naman ni tatay, ito lumalabas talaga ang totoong kulay ng mga Pilipino talaga. No? Narinig po nyo po, ang sabi ni tatay, tayo na mga Pilipino, dahil sa kahirapan ng buhay, eh mabilis po talaga kapag may bayad. Di ba? Ito ho, ang pinakamahirap po sa atin. Pero hindi po natin masisisi tatay nga ho, dahil sa kahirapan nga po ng buhay, kung totoo po ang sinasabi na ito, na may bayad nga po sila. So, dahil sa kahirapan nga po ng buhay, sino ba naman ang hindi papatos sa mga ganyan? E, mamarcha-marcha ka lang. Sisigaw-sigaw ka lang. Oo. Pero pinakamahirap dito, kung totoo po. Kasi ho, nung tinanong po siya kung kilala po ang nag-recruit or coordinator nila, binanggit niya lang ho ang pangalan. Hindi po buong wala pong apelyedo. Oo. Alam niyo po, sa totoo lang, mawalang galang na po sa inyo kung totoo po na talaga kayong ini-interview at binabayaran po kayo dyan. Yan po sana ang panahon o time nyo para sabihin ang katotohanan kung talaga po kayo binayaran. Kasi kung para sa akin, halimbawa man, ako halimbawa, ako si tatay, yan po ang time para sabihin ko ang totoo na talagang binayaran ako at sasabihin ko ang buong pangalan kung sino man ang coordinator na yon. Kasi hindi naman po ako makukulong. Bakit?
Ha? Ako po ang napirwisyo eh. Oo. Hindi ko na po kasalanan kung maundair ko po ang pangalan ng coordinator na yon. At bagay na bagay po sa kanya na maundair para hindi na pamarisan. Yun po ang totoo, di ba? Yan po sana ang panahon nyo po kung totoo po yan, nasabihin ang totoo. Dahil hindi wala naman po dyan, ano, hindi naman po kayo makukulong dahil sila po ang nagkasala. Okay? Kung hindi naman po totoo, eh, talagang hindi nyo mabanggit-banggit ang buong pangalan. Di ba? Na, yun, napakadali, no? Napakadali. Napakadali isipin talaga yan. Okay, tuloy natin. Oh, di ba? Halos puro parehas sila. Hindi nila inaamin kung sino po ang nag-recruit sa kanila. At saka ano ho, napapansin ko po ang background ay iisa. Oo. Di ba? Napansin niyo yung background iisa lang. Siguro the same place lang talaga in-interview niya yung mga personalidad na 'yan. At saka napansin ko ho, siningit niya lang po o in-insert niya lang po ang boses na kung saan ang boses ng mga nagrarally para mapalabas dito na nandun nga siya actual. Di ba? Kaibigan naman, kaibigan ninyo. Grabe ka naman ba? Halatang halata naman kaibigan. Siningit niya yung background ng ano ng sumisigaw para masabing actual nga na nandun siya. Kasi ho, kung actual po yan na nandun ka mismo sa rally nag-i-interview, eh marami po sana kaming nakikita na habang ini-interview niyo yung sino na tao na yon, na marami kaming nakikita na padandaan, mga nung ganun, o di ba? Nag-i-enjoy talaga ako dito kay Barsaga. Okay, tuloy po natin. Bakit po kayo sumama po dito sa rally? Sinama lang po ako ni Rose. Okay, sino po yung Rose na yun? Dito lang po. Okay, magkano po bang kapalit ng pagsama niyo sa rally? Ano, 300, kaya binigay lang si 12. 300 po yung ibinibigay ng pangarap kaya naibayad sa inyo na naging 50 pesos. Yung pamasahin mo po sa kapalit nila yun? Hindi. Oh, di ba? Halos puro parehas ho. Pangalan lang po talaga ang kaya nila banggitin. Hindi kaya ba pati apelyido. At paiba-iba po ang bayad sa kanila. May 2,000, may 300, may 500, may 1,500. Okay. O, ito po, ituloy po natin para mas maintindihan ho natin to si kaibigan ninyo Barsaga. Bakit po kayo sumama sa rally? Ano pong pinaglalaman niyo? Magkano pong kapalit? Pero, may nakuha po ba kayong 500? Wala po. Wala po. Ngayon, yung coordinator niyo po ba, pagkasan po ba, pagkakaalam niyo? Ramoros. Yung Ramoros. Namumukha niyo po yun. Okay, salamat po. Kanina, nakita kita. Di ba? Halos same ang mga paliwanag nila. Same ang paliwanag nila, no? Ito po kasi, dito po kasi sa mga taong ito, alam nyo po, kung totoo po ang sinasabi nyo, dapat yan po talaga ang panahon na sabihin yung totoo kung sino po yung mga tao na yon. Para naman po, next time, hindi na maulit ang ganyan na pangyayari kung totoo man po na kayo po ay mga binayaran, no? Kasi po, napakahirap po kasi paniwalaan ng mga sinasabi nyo. Okay? Huwag po kayong matakot na sabihin ang buong pangalan ng coordinator o sino man ang nagre-recruit sa inyo kasi hindi naman po kayo makukulong. Kayo na po ang naperwisyo dyan eh. Di ba? Di ba mas masakit? At ito pa, nung kayo po ba, matanong lang ho sa inyo po ng mga na-interview ni Ninyo Barsaga, kayo po ba, nung kayo po, kung totoo po kayo ay binayaran, hindi ba pumasok sa isipan nyo na halimbawa inupirang kayo, halimbawa 1,500, 2,500, 300, hindi ba pumasok sa isipan nyo na kukunin nyo ang kalahati? Di ba?
sasabihin nyo, ma'am, sir, pwede po bang makuha ang 500? Halimbawa, 2,000. Sir, pwede po bang makuha ang 1,000? Oo, para kasi wala po kami, wala kaming pamasahe, wala kaming makain. Hindi ba pumasok sa isipan nyo po yun? Mga sir, mga ma'am, walang galang na po sa inyo, no? Yung po ang katanungan namin. Bakit hindi nyo po hiningan para makasure po kayo, at least, halimbawa man, kung magkaroon ng aberya na hindi sila magbayad ng full payment, at least nakuha nyo na po ang kalahati, di ba? Kung totoo po, kayo ay binayaran, no? Napakasimple, mga ka-action, mga ka-camping, di ba? Oh, tuloy po natin. Namumukha niya po yun. Okay, salamat po. Kanina, nakita kita galit-galit ka doon sa isang babae rin. Bakit po ba? Anong pinagagalit niyo? Sabi po na nga po kasi na babayaran niya po ako yung ano, yung dalawa niya. Eh, wala naman po. Ay, mga bakayan. Bakit po kayo babayaran ng dalawa dito? Kasama mula sa iba't ibang sektor na nagsisipan. Ngayong araw po ng SONA. May nakuha po ba kayong pera? Wala po. Salamat po. Ay, ate. Okay, napakalinaw. Napakalinaw, kaibigan ninyo. Oo, napakalinaw. Sa'yo na rin po nang galing ang salitang, sabi mo kay ate, kanina po galit na galit ka na nakita ko po kayo sa na nag-uusap ng isang babae. Doon po sana, kaibigan, bakit hindi mo po nagawang kunan ang video sa nasabing sinasabi mong galit na galit si ate? Dapat doon, nakunan mo sila ng video para patunay mismo na si ate ay galit na galit sa kinakausap niya habang sila ay nagtatalo. Pinitikan mo sana ng video para may resibo ka po dito. Oo. Ano? Kasi sa'yo na po, kaibigan, ang galing eh. Kanina, nakita kita na galit ka sa isang babae. Ngayon, ang tanong namin dito, bakit hindi mo po sila nakunan ng video? Kung on the spot, nandun ka sa pangyayari. Diba, vlogger ka? Mabilis tayo kapag ganun ang mga eksena na makikita natin sa kalye. Diba? Para lang naman tayo ang mga ano eh. Para lang naman tayo ang mga media, no? Hindi ko lang ha. Parang lang ha. Parang. Hindi ko po kiniklaim na media kami. Mga vlogger lang ho kami. Parang ganun po tayo na mabilis tayo kumuha ng scoop. Ganun po yung kaibigan, no? Diba? Paano nyo po maipapaliwanag? Bakit hindi nyo po kasi nakunan po ang video na yon? Ano ba yon? That time na nang nakita mo ang eksena, hindi ba nakarili yung camera mo? Di ba? Hindi sana, hindi mo na sana ikwininto. Hindi mo na sana ikwininto para hindi sumabit. Oo, di ba? So, sito naman si kaibigan ninyo, Barsaga. Ninyo, Barsaga, may ano ka naman ba? May reels ka naman ba? Doon sa Facebook mo. Ano? Kaibigan! Kaibigan! Okay, tuloy po natin. Tuloy po natin to, sige, kaibigan. Ay, ate, bakit po kayo sumama sa rally po ng araw ng SONA? Wala po kayong natanggap. Ilan po ba kayong nirecruit? Naka-jeep, 10 po kayo? O ilang jeep po ba kayo sa grupo? Sa grupo niyo, 2 jeep. Kasi kanina sabi niyo, taga-parola po kayo. Okay. Pero yung coordinator niyo po ba, taga sa inyo rin, dayo lang din po doon? Dayo lang po. Salamat po na yan. Ayan, sobrang tawa niya na. Pakinggan niyo. Makibaka, makisama, rally, ano na? Nagbayaran ba kayo? Kasi nga, mga tanga kayo, bobo, hindi nag-isip, mga putang ninyo. Oy! Ang lutong! Ang lutong! Ang lutong! Hindi bayaran. Awat na. Awat na. Sorry YouTube ha. Ayan. Kailangan natin barahin yung malutong na mura kasi bawal po yun sa community niya, ano, ni YouTube ha. YouTube, pasisya ka na ha. Ayan. Diba? Kapansin-pansin, mga ka-action. Kapansin-pansin. Matapos niya na interview ang mga personalidad, si ate, si kuya, ano ba ang ginawa niya after ng interview? Diba? Malulutong na mura. Okay. Alam nyo po, kaibigan ninyo Barsaga, kung mapanood nyo po ito, paano nyo po masikmura na pagmumurahin ang mga tao matapos muna interview sila, kung ang pag-interview mo, kung totoo po na sila ay binayaran, paano nyo po na nasikmura sa iyong sarili na after nyo pinakinibangan, dahil kumita ka naman sa videong ito, ay pinagmumura mo yung mga taong ini-interview mo?
si ate at si kuya. Paano nyo po buya na masikmura? No? Lumalabas lamang na ang mga ito ay ito po ay scripted lamang. Sorry po ha, pero direct to the point po tayo, kaibigan. Kasi kung ako ang nag-i-interview sa kanila, sila ate at kuya, after ng video, magpapasalamat po ako dahil pinaunlakan nila ako sa aking interview. Yun po yun. Pero ano po ang ginawa mo? Diba? Malulutong na murang binitawan mo. Sa halip na magpasalamat ka sa kanila dahil pinaunlakan mo sila, pero ang binitawan mo ng mga salita is mga malulutong. Diba? Diba? Kung mapanood po nila yan, diba masakit sa kanila yon? Masakit sa kanila yon. Na matapos mo sila in-interview, pinaunlakan kanila, tapos ganun ang bibitawan mo na salita. Mga masasakit. Mga malulutong na mura. Diba, kaibigan? So, ibig sabihin, ewan ko lang ha, parang scripted lamang to. Kayo mga ka-action, mga kakamping, anong masasabi nyo? Mag-comment lang po dyan sa ating comment section, no? So, okay, dito na po nagtatapos ang ating programa, mga ka-action. Maraming maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. The beautiful...